Okay lang ba na mas malaking capacity ng aircon yung bilhin para sa kwarto? Halimbawa, itong kwarto ko pang 1 HP, pero ang bibilin ko 1.5. Simulan natin pagkatapos nitong... Sa lahat, ako po ulit si Jepox, sa po akong refrigeration and air conditioning mechanic. At maulan-ulan na umaga ngayon, ano? Ngayon, meron po tayong sasagutin na katanungan ulit dito sa ating YouTube channel. Siya po ay si, shoutout po dito kay Dennis Crebillo. So, ang sabi niya po, Sir, tanong ko lang po sana kung okay lang ba matasang HP ang gamitin para sa isang room lang. Example, room fit for 1 HP. So, yung kwarto niya raw pang 1 HP, pero 1.5 po ang bibilhin. Okay lang po ba yun? Thanks in advance po. So okay, para po sa akin, depende po yan kung kanina po kayo magtatanong. Sa mga appliance center po kasi, halimbawa po sa mga mall, pag nagtanong po kayo dyan, halimbawa po bibili kayo ngayon ng aircon. So tatanungin nyo, ano yung aircon na maganda, ganito, ganyan. Tapos tatanong sa inyo, syempre, kung ano po bang size ng room nyo. So kadalasan po kasi sa mga mall o sa mga appliance center, ang tinatanong lang po yung mismong size ng room. Pero pagka yung size lang po ng room ang kinompute, ay hindi po nakocompute yung iba pang nagkokos ng init o yung total heat load. So kung ganun po na ang kinompute lang ay yung size ng room at hindi po kinompute yung total heat load, ay pwede po kayong kumuha ng 1.5. Halimbawa po, ang sabi sa appliance center is 1 lang, 1 HP. So pwede po kayong kumuha ng 1.5 dahil hindi naman po kinompute yung total heat load. So, ang mangyayari po kasi noon, halimbawa, hindi sinama yung total heat load o yung mga nagkakos ng init, is may hirapan yung aircon nyo o mas matagal siyang lalamig dahil nga po under capacity. Pag under capacity po, akala natin syempre mas nakamura na tayo sa pagbili. Syempre mas mura yung aircon na nabili natin dahil nga mas maliit. Pero syempre, in the long run, mas matagal natin siyang gagamitin. May hirapan yung compressor natin dahil nga under capacity. Mas matagal siya mag-automatic, laging full speed yung, kung inverter man, laging full speed yung under ng compressor. So kung non-inverter naman, syempre baka hindi na mag-automatic dahil nga hindi niya ma-reach yung tamang temperature na sinet nyo. So pagka ganun po, mas mapapamahal naman kayo sa konsumo ng kuryente. At isa pa, hindi nyo rin po mararamdaman yung paglamig niya o mas matagal siyang lalamig. So magugulat po yung ibang bumili ng bagong aircon, bakit ganun? Parang antagal lumamig, sira yata to. So ipapacheck sa ibang technician. So medyo lumalayo yung topic, pero ganun minsan yung nangyayari. Ayun, yung isa pa naman po sinasabi ko, kaya ako nasabing depende. So pwede rin po kayong magtanong sa mga technician. O halimbawa naman po, yung iba naman po mga appliance center, nagpapadala rin po sila ng mga nagsasurvey na technician sa bahay. So ibig sabihin po noon, tinitignan nila yung mismong area at kino-compute nila mismo yung total heat load para sakto po yung makuha nyong aircon o sakto yung capacity. So hindi po siya basta ganun, ano, yung tinatantya lang yung size ng room. So meron po talaga siyang computation ng total heat load para makuha yung mismong size o capacity ng cooling capacity ng aircon nyo po. So yun, ang masasuggest ko po, maghanap po kayo ng appliance center na meron pong nagsasurvey o nagko-compute po ng total heat load para sa kwarto para sakto po ang makuha nyong aircon. At hindi naman ganun maging malakas sa konsumo ng kuryente. Medyo matagal nyo rin pong gagamitin yan, syempre, di ba? Hanggat hindi naman nasisira, gagamitin natin yan. So kung medyo mas malaki yung aircon nyo, asahan natin, mas malakas din talaga yung magiging konsumo. Kesa dun sa talagang kinompute natin at sakto lang para sa kwarto nyo, at sakto rin naman kung ilan yung taong papasok dun. So yun, mas maganda po na ipocompute yung po muna yung kwarto nyo para po makuha nyo mismo yung total capacity o total heat load para makuha nyo yung tamang cooling capacity ng aircon na para sa inyo. So maraming maraming salamat po. Sana po nakatulong itong maikling video natin. Ingat po sa lahat. God bless. Kung nagustuhan nyo man po itong video na ginawa natin, makikiiwan po ng like. At kung meron pa po kayong mga gusto pong topic o may mga katanungan po kayo, makikomment nyo po sa baba sa comment section natin kung ano po yung mga gusto yung pag-usapan. At makisubscribe din po at makiklik po ng notification bell at pakilagay po sa all para sa gayon po, yung mga ilalabas po nating videos ay lagi nyo po makikita at manonotify po kagad kayo pagka nag-upload po ako ng bago.